channel. For today's episode, mag-unboxing lang tayo ng in-order kong Albino Full Red from San Miguel pa siya. In-order ko siya kay Sir Alex De Los Santos noong Wednesday. So, mag-3 days na. Medyo delay yung delivery due to enhanced community quarantine kasi. So, ngayon yung expected arrival ko nung in-order ko. Sana dumating siya ng safe at buhay pa sana yung Gabi. Bali ngayon nasa gilid ako ng bahay namin. Nandito yung set ng tub ko, nandito yung mga kalgapis, dito naman sa kabila yung ready ko para sa dadating na albino full red. So mamaya mag-unboxing tayo, sana okay pa naman at walang nangyaring masama sa gapi. So eto na yung package, dumating sa around 12:30. So ayun, buksan na natin, sana walang patay na gapi, sana walang maling problema, ready na hasil. Sira yung pumabog siguro yung package ng pagkain ng isda. Pumabog. Huwag naman sana naubos yung pagkain. Ito yung dalawa kong in-order na pagkain ng gapi, isang pang fry, tsaka isang pang adult, max grow, tsaka max flow, isang crumble, tsaka isang fry mash. Ay, hindi, nilagyan lang ng feeds. Ano ito para? So ayun, thanks God, buhay silang lahat. Wala namang problema. Mukha naman silang masisigla. At okay naman yung itsura nila. Yes, buti buhay siya. Okay na. Ito na sila at ire-ready ko na sila i-acclimate. After 45 minutes kong in-acclimate, bubuksan ko na yung mga plastic nila. At bali, sineparate ko muna yung dalawang female sa mail. Sabi ni Sir Alex, pag-iwalay ko daw muna after 3 days ko na lang, tsaka sila pagsasamahin. And nilipat ko muna yung mga kal na gapis sa iba kong container para matutukan ko tong albino full red, albino full red. So sana maging okay lang, sana mawala na yung stress nila, maging maganda na yung condition ng mga isda para sa future breeding. Ayun, kung mapapansin nyo, yung male, mas maganda yung kulay, mas malalaki yung fins. At yung female, medyo maputla. Pero, at malilit yung fins nila. Ito yung mga kalgapis na sinasabi ko. Nabili ko sa taga dito din sa amin. Okay naman siya for community pan. Natutuwa lang kung tinitingnan sila. Kahit hindi sila ganun kagandang quality, pero para sa akin, okay pa rin sila. Mukhang gravid na yung isa. Mukhang buntis sana. Buntis nga. Hi guys, it's day 7. After nung receive ko yung AFR gapi, hindi ako makapag-video agad. So ngayon lang uli ako nakapag-video. Nga pala, kinabukasan namatay yung male na albino full red. Tapos hindi ko na kayo na-update, pakita ko na lang sa inyo yung picture. And then, yung bali, pinalitan naman siya ni Sir Alex. After 3 days, i-deliver. Ngayon din, medyo stress siguro sa biyahe. Patay din. Ngayon, papalitan ulit. Ngayon pa lang yung date na magpapadala siya ng panibagong kapalit. So, sana this time maging okay naman.
para wala nang nasasayang. Puntahan natin, papakita ko sa inyo ngayon yung natitira kong gabi, yung mga kal, tsaka yung dalawang female albino full red. Ito na yung tank ko after 7 days. Nakikita nyo naman, medyo naarawan yung setup niya. Morning sun lang yan. From 8 to 9 siguro. Ayan. Ito na yung AFR na dalawang female na natitira. So, inaantay ko pa yung male na dadating para bago ko sila i-breed. Tapos ito yung mga kalgapis. Pansin nyo, medyo green na yung tank. Yung tab nila. Dahil nga medyo naarawan sila, nagkakalumot na. At dumami na rin yung mga aquatic plants. Guppy grass, tsaka hornwort. As dito, pinikin ako ni Sudomar ng mga water lettuce. Naku-quarantine ko pa sila. At least a week bago ko sila isama rito. Para sure na wala silang kasama kung anong mga kasama sa mga guppies natin. Medyo mahihain yung female AFR. Dalawang female na mahihain. Pag nandito ako, umiilalim sila sa tubig. Tapos dito ko naman nilagay yung isang female na kalgapi na sa tingin ko buntis. Nagtatago lang siya dyan. Nahihirap siyang hanapin dahil marami akong plants na nilagay. So that's all for today's vlog, and see you on my next episode. Thanks for watching.